It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Ericsson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, my name is Naomi from Malolos, Bulacan. I'm one of the many avid listeners of your program. I love listening to it, and I think it feels great to be featured in your special segment. John, I just want to share my bitter experience in love. So here is my story. Chatmate ko si Ricky. He's from Manila. Of all my chatmates, sa kanya ako nabighani ng husto. He's very sensible. We can talk about everything, and I learned a lot from him. Malawak ang kanyang kaalaman. Reason why I admire him so much. He's a nice guy and very thoughtful kahit na that time ay mayroon siyang kasintahan. Kahit sa text lang kami nagkakausap ni Ricky, I can feel his sincerity in our friendship. Madalas ako ang sinasabihan niya ng kanyang mga problema. Our friendship is beyond words kahit hindi pa kami personal na nagkikita. I learned to trust him and respect his ways, even though many of my friends are saying that I should not easily trust a person whom I barely not seen. Though many times na hindi kami nagkakausap, ay okay lang naman sa akin dahil alam ko na mayroon siyang girlfriend. And I don't want to be in trouble o makagulo sa kanilang relasyon. All I know is kaibigan ko si Ricky. At yun naman ang importante sa akin. There are times na hindi kami nakakapagkwentuhan. Minsan nga ni text wala rin dahil na rin sa mga kanya-kanya naming ginagawa. Minsan, hindi ko na napapansin dahil sa dami ng ginagawa ko sa school. Pero may pagkakataon din na tumatawag siya para mga musta. Umabot ng isang taon ang pagkakaibigan namin ni Ricky. At isa ako sa mga nagulat nang malaman ko na wala na pala sila ng kanyang girlfriend. I didn't know what to do during that time, John. Dahil nakita ko na dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng kanyang girlfriend. Ganon siguro talaga kapag ka nawala ang mahal mo. I call him very often, trying to comfort him kahit na alam kong hindi sapat dahil sa phone lang naman kami nagkakausap. And as time goes by, he is slowly recovering from that breakup. I was so happy because I know na nakatulong ako. Sa pagdaan ng mga araw, naging routine na namin ang pagte-text mula pagkagising hanggang sa pagkain at pagpapaalala na lagi kaming mag-iingat. With that setup, it completes my whole day, John. I feel so happy, but I don't know why. We didn't even notice na ang friendship namin ay umabot na pala ng 2 taon, that the only way of communication we have is through chat and phone calls only. Nevertheless, unconsciously, I am falling for Ricky, one of the things that I can't control, John. I really don't have any clue if Ricky feels the same way too. I don't want to ask John, and I don't want to assume. I like it more this way, because I don't want to ruin the friendship we have. Simply because I can't afford to lose him, John.
One day in our school during our break time, Ricky texted and surprised me. He told me to go outside the campus because he wants to see me. I thought he was only joking, pero totoo pala. Lumabas naman kaagad ako at nakita ko na tama nga. Si Ricky nga ang nasa labas. I was so surprised that for the first time ay nakita ko si Ricky. Sa loob-loob ko dyan, kinikilig ako dahil mas gwapo pala siya sa personal kesa sa webcam. Maputi, matangkad at maganda ang kanyang mga mata. At mas kinilig ako nang makita ko na may dala siyang chocolates and one bouquet of flowers. Biniro ko pa nga siya dyan, sinabi ko ang dami pa niyang mga gimmick na akala mo eh manliligaw siya. Nabigla ako sa sinagot niya dyan. He said na manliligaw daw talaga siya. Of course, I didn't take it seriously. Baka kasi umasa ako tapos hindi naman pala totoo. Tinanong ko siya kung bakit nagpunta pa siya sa pagkalayo-layo ng aming lugar at kung wala ba siyang pasok. He said na foundation day daw ng school nila at mas gusto niyang makita niya ako kaysa sa pumunta sa school. We talked a lot of things, John. At nagkataon naman na wala na akong pasok kaya libre ako na samahan siya at kausapin. John, I was so happy nang makasama ko siya. Umaapaw ang kaligayahan ko dahil katabi ko siya at nakikita ng personal. Iba pala ang feeling ng ganoon, John, dahil para akong adik na lumulutang sa hangin. Hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa aking mga labi. And I proved during that time that fairy tales do come true. Who'd have thought this is how the pieces fit? You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we have reasons, but I don't know what they are. So blame it on my heart. Oh, love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days. But still it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Pagkatapos noon ay dumiretso kami ni Ricky sa mall para kaming mga bata na naglaro sa isang game house. Then, kumain kami at naglibot. John, there is only one word that can describe what I felt that moment. Happiness. Sayang, hindi ko maipaliwanag. Sa pagdaan ng mga araw ay tinupad ni Ricky ang pangako niya na liligawan niya ako. Kung sweet at maalalahanin siya dati, mas lalo siyang naging sweet ngayon at caring. Wala na akong mahihiling pa dyan. Hindi nagtagal at sinagot ko na rin si Ricky despite the distance. Hindi naman sa sobrang layo namin, pero sa Manila siya at ako naman ay dito sa Bulacan. Pero kahit na ganoon ang distansya namin, hindi pa rin kami katulad ng ibang magkasintahan na laging nagkikita dahil na rin sa nag-aaral pa kaming pareho. And we have our own priorities in life. We both know kung saan talaga kami dapat na mag-focus.
at yon ay sa aming studies. We often communicate each other through chat. At kahit papano, naiibsan ang pagkamiss namin sa isa't isa. One of our investments in our relationship is our trust for each other. At yon ang naging sandata namin, lalo na ako sa mga bagay na maaaring maging threat sa relasyon namin. Complete trust ang ibinigay ko kay Ricky, na alam ko naman na inaalagaan niya. Umabot na ng isang taon ang relasyon namin ni Ricky. Malapit na siyang gumraduate noon, kaya naman pareho kaming naging busy. I became active in our school organization, and there I met Sarah, who's also a member of our organization, and we became closer. Mabait si Sarah dyan, kahit na sinasabi ng iba na hindi maganda ang ugali niya. At marami ang ayaw sa kanya dahil bukod sa childish ay maarte pa. Hindi ko alam kung paano kami nagkasundo ni Sarah. Sa totoo lang dyan ay mabait naman talaga si Sarah at maalalahanin. Sometimes, dinadalhan pa niya ako ng food at natutuwa naman ako. Ako lang yata ang nakakaintindi sa kanya dyan. Nasanay lang siya na sa kanya lahat ang atensyon dahil siya lang ang nag-iisang anak na babae. Kaya naman talagang spoiled siya sa family niya dyan. At nakalakihan na yata niya ang pagiging ganoon. Unti-unti naman ay nagbago si Sarah dahil rin siguro sa madalas kaming magkasama. Minsan nga ay siya ang kumakausap at nagi-inform kay Ricky kapag ka hindi maganda ang pakiramdam ko. I treat her like my sister John. Kaya naman bilang nakatatanda sa kanya, lagi akong nandoon kapag kailangan niya ako. Parang kami nung nagsisimula pa lang kami ni Ricky sa aming pagkakaibigan. Tinutulungan ko siya sa mga assignments niya dahil madalas ay wala siyang panahon dito dahil ang pagiging member ng cheer dance school ang pinagtutuunan niya ng pansin. Lagi ko naman siyang pinagsasabihan. At dahil likas na malambing si Sarah, ay wala din naman akong nagagawa. Hanggang sa dumating ang time na pareho na kaming magpa-practicum ni Sarah sa Maynila, we agreed na iisang boarding house na lang ang kukunin namin para magkasama kami. Kahit magkaiba ang aming schedules, at least magkasama pa rin kami. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. I had told Ricky about this right away. At natuwa naman siya because we're gonna have a chance to see each other more often. Na-excite din ako sa thought na yon, John. I know I'll be more happy because at last, palagi ko nang makakasama ang mahal kong si Ricky. Dumating din ang araw na yon, John. Pareho kaming excited ni Sarah. At si Ricky ang tumulong sa amin para makahanap ng boarding house na matitirhan namin sa Manila. Hindi naman siya kalakihan pero ayos na para sa aming dalawa. Total, oftentimes ay nasa office naman kami at tulog lang naman ang gagawin namin sa boarding house.
pinili namin ni Sarah yung lugar na easy access sa kanya-kanya naming papasukan. Naging maayos naman ang kalagayan namin ni Sarah sa boarding house. Yun nga lang ay medyo may pagkaburara siya. Dahil na rin siguro sa lahat ng galaw niya sa bahay ay may nag-aayos. Dahil likas din sa akin ang pagiging organized, sinabihan ko siya na magligpit ng kanyang mga damit para naman matuto siya. Days have passed at naging maganda naman ang takbo ng aming buhay sa Manila. Madalas, dumadalaw si Ricky sa boarding house pagkatapos niya sa school. Hindi rin naman nagtagal at natapos ko kaagad ang required time ko para sa aking practicum. And sad to say, agad na akong bumalik dito sa Bulacan. Ayaw din ni Ricky na umuwi ako dahil nasanay na siyang magkasama kami. Ngunit wala rin siyang nagawa. Naiwan pa si Sarah dahil may mahigit na 1 week pa siyang dapat na bunuin sa kanyang oras. I told her na mag-iingat siya. At sinabihan ko rin si Ricky na kung may time siya ay silip-silipin din niya si Sarah. Siya lang kasi ang maiiwan na mag-isa sa boarding house. Sa paglipas ng mga araw, medyo naging busy ako at hindi ko namalayan na madalang na lang palang mag-text at tumawag si Ricky sa akin. And when I talk to him, parang wala na siyang gana. I wonder why. Inisip ko na lamang na baka he's too busy sa kanyang mga ginagawa and maybe nai-stress siya. Weeks have passed at hindi pa rin bumabalik dito sa Bulacan si Sarah. I tried to call her because I was worried about Sarah. Baka ano na ang nangyari sa kanya. She told me na nag-extend daw siya dahil kinulang ang oras niya at ilang araw din siyang hindi nakapasok dahil nagkasakit daw ito. John, nalungkot ako at bahagyang nagtampo dahil hindi man lang niya ito binanggit sa akin. Pero agad din naman itong nawala when she said sorry to me. Feel the pain. I talk to you as if I knew just everything. Maybe I didn't lose, but I know I didn't win. How careless I had sometimes been. I gave you the heartache, felt the pain. I wanted to tell you how much I love you so. I know I've been careless, I forgot to let you know. Sorry, I'm so sorry. John, I can feel na nagmamadali siyang ibaba ang phone kaya naman biniro ko siya at tinanong kung may lakad ba siya. Then she said yes. I told her not to easily trust new friends at baka mapahamak lamang siya doon. She just said to me that she will take care of herself and I don't have to worry. Napanatag na ang loob ko, John, at ibinaba ko na ang telepono. Then after a while, I called Ricky because I miss him so much dahil hindi na rin kami masyadong nagkakausap. I dialed his number many times, but out of reach lagi ang kanyang cellphone. I was wondering kung bakit nakapatay ang CP niya.
at hindi man lamang niya ako in-inform. Marahil ay sobrang busy niya siguro kaya ganoon. Nakabalik na from Manila sa Sara. But since dumating siya ay hindi pa kami nagkikita. Sa school naman ay hindi ko rin siya matsyempohan. Lagi siyang wala. Then I tried to call her. Pero laging out of coverage ang kanyang cellphone. I was worried about her John. Kaya sinubukan ko siyang sadyain sa kanilang classroom. Luckily, nakita ko rin siya. I talked to her at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. She said that she lost her SIM and she can't remember my number. That's why she can't reach me. And she became busy. I accepted her reasons, John. At pagkatapos naming mag-usap ay sabay pa kaming nag-lunch. I was on my way home when I called Ricky. Nangumusta ako at tinanong ko kung kailan kami magkikita dahil miss ko na siya. He said they have so many projects at may upcoming seminars pa raw sila kaya baka wala siyang time para madalaw ako. I told him that I understand. And I said na galingan niya because I'll be there on his graduation day. He told me na wala pang date kung kailan ang graduation day nila. And he will just inform me kung kailan. Okay ang tangi kong sinagot, John. Ramdam ko na parang may nag-iba kay Ricky. Ngunit hindi ko matukoy kung ano yon. Inisip ko na lamang na baka sobrang dami lang ng ginagawa niya kaya ganoon. Lumipas pa ang mga araw at nagiging obvious na ang kawalang gana sa akin ni Ricky. Naging sobrang dalang na ang mga text at madalas na kaming mag-away dahil lang sa oras na hindi niya maibigay sa akin. I tried to talk to him at tinanong kung ano ang problema. The only thing he said ay masyado daw silang busy ngayon at hindi niya kayang pagsabayin ang pressure ng relationship namin at ang kanyang studies. Kaya bago pa kung saan mapunta ang usapan ay nagpaalam na ako. I told him na nandito lamang ako para sa kanya. Itinuon ko na lamang ang aking pansin sa aking studies at dahil doon naging busy ako. At hindi ko masyadong namalayan ang kawalan ng oras sa akin ni Ricky. John, there are times na nagkakasama kami ni Sarah at kinakamusta niya rin ako. Naikwento ko sa kanya na medyo nagkakalabuan kami ni Ricky. She never reacted at nakinig lang siya sa mga ikinukwento ko. John, one day, na-surprise ako dahil nasa labas muli ng campus si Ricky at may dalang teddy bear. Inakap ko siya at medyo napaluha dahil sa sobra ko siyang na-miss at sabi niya na babawi daw siya sa akin. Pagkatapos ng klase ay kumain kami sa labas. We spent the whole day together na masaya, John. At nakontento na ako doon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako at kahit anong mangyari, ako lang ang mamahalin niya. Of course, I said na mahal ko rin siya at siya lamang ang lalaking pakamamahalin ko. Natapos ang araw na yon at nagkahiwalay kami ng parehong may ngiti sa aming mga labi, John. Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, but I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. For the
After a few days, dumalaw muli si Ricky. And every time na dadalawin niya ako ay may mga little things na ibinibigay siya sa akin. Natutuwa naman ako dyan dahil sa pagiging sweet and thoughtful niya ngayon. Madalas ay sa bahay na lang kami nag-i-stay ni Ricky. Magkaibigan pa lang kami ay kilala na siya ng mga parents ko hanggang sa maging boyfriend ko na siya. While I was watching TV at si Ricky naman ay gamit ang kanyang laptop, tinawag siya ng papa ko upang magpatulong sa likod ng bahay. At ipinagpatuloy ko naman ang panunod ko ng movie. Maya-maya pa ay inopen ko ang laptop ni Ricky para i-check ang aking Facebook account. Nang magla-login na sana ako ay nakita ko na hindi pa pala naka-log out ang kanyang account. Nakalimutan niya siguro ito dahil bigla siyang tinawag ni Papa. Pagkakita ko sa kanyang Facebook ay may mga personal messages siya. Na-curious ako dyan at binasa ko ang mga ito kahit hindi ko ugaling pakialaman ang kanyang mga personal na bagay. Nakita ko na may conversation sila ni Sarah at nabasa ko ang kanilang mga pinag-usapan. Dyan, nagulat ako nang mabasa ko ang mga sinabi ni Sarah kay Ricky. Sinabi niya na pagkatapos daw niya dito ay puntahan niya kagad si Sarah sa kanilang bahay dahil miss na daw niya ito. Nabasa ko rin pati ang kanilang mga previous conversations at sinabi niya na mahal daw niya si Ricky. John, wala akong kaalam-alam na matagal na pala akong niloloko ni Ricky at ng aking kaibigan. May relasyon pala ang dalawa, kaya pala naging malamig sa akin si Ricky at naging mailap naman sa akin si Sarah. John, umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. And right at that moment, parang gusto kong ibato sa mukha ni Ricky ang kanyang laptop. Naisip ko na ang dalawang tao na pinagkatiwalaan ko ay siya palang mang-aahas sa akin. Galit na galit ako sa nalaman ko dyan. But I tried to control myself para huwag makahalata si Mama at si Papa. Pero dahil sa tindi ng galit ko ay sinabihan ko na lang siyang bigla na umalis na siya. At kahit na nagtataka ay umalis siya. Pagdating ko sa aking kwarto ay agad bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, kung bakit nagawa nila sa akin ang ganoon. Iba-iba ang tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Sobrang sakit ang naramdaman ko dyan. I can't even endure the pain. Maraming beses tumawag at nag-text sa akin si Ricky ng araw na yon. Pero isa man ay wala akong sinagot. Stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched from my window. Always felt I was outside, looking in on you. You're always a mysterious one with dark eyes and careless hair. Fashionably sensitive, but too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, tearing me apart.
John, alam ko na nagtataka si Ricky kung bakit bigla akong nagkaganoon. Alam niya marahil na may problema kami. Galit ang namayani sa aking puso, John, dahil sa panlulokong ginawa nila sa akin. Kinabukasan sa school ay tinawagan ko si Sarah para makipagkita sa akin at nagkunwari akong may ibibigay sa kanya. I act as if nothing happened para hindi niya mahalata na alam ko na ang kalapastangan ng ginawa nila sa akin. Gabi na nang makipagkita sa akin si Sarah sa boarding house ng aking classmate, kasama ng isa pang classmate ko at isang kabarkada namin. Nagkaharap kami ni Sarah. Alam ko naramdam niya na may tensyon, pero kalmado pa rin ako, John. Gusto ko pa rin siyang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Tinanong niya ako kung anong meron. Sabi ko naman ay isa lang ang gusto kong malaman, sabay na pinakita ko ang mga conversations nila ni Ricky sa Facebook. Bakta sa mukha niya ang pagkabigla, John. Namula ang pisngi nito. Alam ko na wala na siyang pwede pang itanggi. Ngunit nagkamali ako, John. Itinanggi pa rin niya ito at sinabing hindi daw siya yon. Pagkasabi pa lang na yon ay agad nang dumapo ang kamay ko sa kanyang mukha at talagang nasaktan ko siya ng todo. At kung hindi kami naawat ay baka napatay ko na siya. Lahat ng galit ko ay ibinuhos ko, John. Dahil para sa akin ay wala naman akong ginawang masama sa kanya, kaya bakit kailangan nilang gawin sa akin yon? Hindi siya lumaban o kaya ay ipinagtanggol man lang ang kanyang sarili, John. Kaya naman lalong lumakas ang paniniwala ko na talagang may namamagitan nga sa kanilang dalawa. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa akin, John. Kaya naman, ang galit ko ay naging lubos-lubusan. Simula ng araw na yon ay hindi na kami nagkita pa ni Sarah. Siguro ay umiiwas na rin siya at ayaw ko rin siyang makita o makasalubong. Nag-quit na siya sa organization namin, John. Para sa akin ay mabuti naman yon para hindi kami nagkikita. Si Ricky naman ay nagmakaawa sa akin, and he admitted that he fell for Sarah dahil inakit siya nito. Dahil sa pinagtapat niyang yon, lalo akong namuhi sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad, John. Ang tiwalang ibinigay ko sa kanya ay hindi na niya muling maibabalik pa. Yon ang naging huling pag-uusap namin ni Ricky. He was crying at humihingi pa siya ng isa pang chance. Pero nawalan na ako ng tiwala, John. Naroon na rin ang doubt na baka ulitin niya ang ginawa niya. At ayoko nang masaktan pa. Ayoko nang mag-take chance pa, John. At tama na ang sakit na naranasan ko sa mga taong pinagkatiwalaan ko. John, sa ngayon kahit isang taon na rin ang nakalipas, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang nangyari sa amin. Medyo okay na ako ngayon, and I became more careful. At yun din ang naging sandata ko para mag-focus ako sa kung anong makabubuti at mahalaga sa aking buhay. Thank you so much for giving me your time reading my letter, John. And I hope that this story gave your listeners something to learn. That trust should be taken care of. Because once it's broken, you can never bring back the broken pieces. Thanks again, John, and God bless. Sincerely yours, Naomi of Bulacan. Put away the pictures. Put away the memories I've put away. Somehow that
chain my heart that's holding on. How do I start to live my life alone? Guess I'm just learning the art of letting go. Try to say it's over. Start.